kwento natin ngayon ay tungkol kay Marco at sa mga malignong nakikita niya. Excited si Marco sa bagong bahay nila. Malawak ang garden ito kung saan pwede siyang maglaro. Sa gitna ng garden, may malaking puno ng balete. At sa ilalim ng balete, may punso. Tabi-tabi po, mga nuno. Tabi-tabi po. Pasensya na po. Pasensya na po. Oh, mga anak, mag-iingat kayo, ha? Magpakabait kayo. Magpakabait kayo. Naku, ingat kayo dito, ha? Dito kasi nakatera sa balete at sa punso ang mga alaga nating mga maligno. Ay, totoo pa ba yan sa panahon ngayon ng Oscar? Ang sabi ng tatay ko, napamanin niya pa sa akin na ang pagiging hardinero ko. At saka wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Oo nga naman. Mabait naman sila. Huwag lang natin sila gagalawin. Hindi naman sila mga ano. Huwag din magpapaabot ng gabi dito. Anak! Ano at yun ang oras anak! Ng paglabas nila. Magagabi hindi na. Natin sila nakikita. Kaya hindi natin alam baka nasasaktan natin sila. Pero kung hindi talaga maiiwasan na gagalawin nyo ang puno o punso, magpaalam lang kayo. Magtabi-tabi po. Tabi-tabi po, Nuno. Tabi-tabi po. Noon, iniwasan niya na ang balete at ang punso. At hindi na rin siya nagpaabot ng gabi pa dito. Hanggang sa isang hapon. Sige, yan na. Bilis, bilis. Yan, nice one. Ako naman, ako naman. Sige. Oh, nice one. Ikaw naman. Yes! Nice one, oh. Nice one. Galing! Nice one. Game over! Yes. Time's up na! Hang, aga-aga pa naman! Isa pang round! Nagpaalam naman ako kay nanay na mag-late tayo ng uwi. Kasi nga, di ba, mag-practice pa tayo. Pero ano? Wala na, Marco kasi. Dapat, magpasok tayo dun sa varsity team natin. Tayo yung dalawa. Sige, isa pang round! Sige. Okay. Yan. Oh. Yan. Oh. Okay. Ikot. Oh. Okay. Oh. Yan. Ikot. Practice pa tayo. Hindi ikot dyan. Wala lang yan. Sige, so, wala lang. Okay. Iikot ko dyan, ha? Oh, sige. Ikot ko dyan. Naku, nasira niya yung punso. Lagot siya. Guys, easy lang. Wala pa nga, eh. Tuloy yung sakit sa tenga. Sige, Raymond, tuloy mo na. Sige. Nung gabi yun, binantayan ni Marco ang balete at ang punso. Kung may lalabas dito. Pero, tahimik ang buong paligid nun. Pero sa kalaliman ng gabi, magigising siya dahil parang may kumakaluskos sa bintana. Isip ni Marco na tinatakot niya lang ang sarili niya. Sa takot ni Marco, magkukunwari siyang tulog.
inisip niya kung hindi niya papansinin ang mga ito. Aalis na lang sila. Pero hanggang sa hindi na matiis ni Marco. Magandang gabi, binata! Ah! Ano gagawin niyo sa akin? Nanay! Nay! Nay! Marco, ano mayayari dito? Nandito si Nanay! Nandito yung mga maligno! Ang sinasabi mo? Ay, wala naman na! Nay! Nandiyan sila! O, nandiyan sila! Ayun o! Anong sinasabi mo? Wala naman na! Wala nga! Nananaginip ka lang! Naku, Marco, bata ka! Tingnan mo yung kwarto mo! Ang gulo-gulo! May putik sa kama mo! Pati sa bader! Naglaro ka na naman ng soccer, no? Nay! Nay, hindi ako may... sino pang gagawa nun kundi ikaw? Bukas, limisin mo lahat ng yan. Hala, sige na. Tulog na. Mukhang walang ibang nakakakita sa mga mali. Ah! Sa kanya. Ano ba nangyari? Ano bang gusto niyo sa akin? Ba't ba kayo nandito? Bahay namin sinira mo! Ginawa namin sinira mo! Sorry na po. Bukas na bukas din, ayusin ko yung punso. Promise. Hindi mo alam kung gano'ng kahirap gumawa ng punso! Bata ka! Hindi mo alam kung paano rumispeto! Sorry na po. Ala! Mahabo! Tuloy lang! Wag! Uy! Uy! Huwag yun! Huwag yan! Sabi! Uy! Uy! Bago pa mamalayan ni Marco, nag-take over na sa kwarto niya at sa buong bahay ang mga maligno. At sa bawat kaguluhan... Ayan. Oh my gosh. Nay, hindi po ako may gawa niyan. Yung mga... Ano po? Maligno na naman! Opo. Marco, sumusobra ka na ha! Linisin mo lahat yan! Ayan. Ate, please, tulungan mo akong kumbinsihin si Nanay. Hindi ako may gawa niya. Umamin ka na kasi na ikaw gumawa niyan lahat. Hindi nga, yung mga duwende yung gumawa niyan, no? Paano ko yung magagawa? Oh, talaga? Yung mga duwende gumawa niyan? Grabe talaga yung mga duwende na yan, no? Naniniwala ka sa akin? Hindi! Marco, umayos ka nga! Linisin mo na yan lahat! Ba yan? Uy! Tama na! Uy! 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 Andito si Jason? Opo. Ba't di mo sa akin sinabi na dito siya matutulog? Sorry, Nay. May school project po kasi kami. Kailangan po naming matapos. Sige, sige na. Tapusin niyo na agad, opo. Tapos matulog na kayo. Sige po. Tahimik kayo. Please. Okay, kain kayo. Uy, please. Please lang. Huwag kayong mag-ganyan. Uy, Nay, ginaganyan. Kala ni Mama na tumakas ako sa bahay para dito matulog. At saka ang ingay-ingay ko pa daw. Tuloy, pagalitan ako. Grounded pa. Sorry. Sorry? Sorry tulad ng sorry nung binalik mo yung libro ng punit-punit. Thank you, ah. Ano nga to? Uy! Tiniis na lang ni Marco ang lahat dahil hindi niya rin alam kung paano papaalisin ang mga maligno. Hanggang isang araw... Bagsak ka sa exams mo. Natutulog ka pa daw kapag klase. Sira-sira pa daw ang projects na pinapasa mo. Ano ba ito, Marco?
kasi na yung mga maligno, ginugulo nila ako gabi-gabi. Tama na, Marco. Wala nang excuses. Simula ngayon, grounded ka. Wala kang allowance at lalong hindi ka na maglalaro ng soccer. Pero naipasok ako sa team! Nakausap ko na ang coach mo. Tinanggal ka na niya sa team. At ibabalik ka na lang daw niya kapag tumaas ang grades mo. Sa galit ni Marco, nung gabi yun ay hinarap niya na ang mga maligno. Ano ba yung dinutugtog mo? Wala namang katono-tono eh! Akin na nga to! Tsaka yung sayo mo, para ka namang kinukuryente oh! Wala namang kwenta eh! Tsaka yung drawing mo, ano yan? Drawing ba yan? Ganda naman niya. F-Y-I. Art yan ginagawa niya. Oo. See? Para naging art yan. Kayang-kayang gawin niya ng pinsan ko 3 years old. Hindi yan art! Excuse me? Noong unang panahon, ang style niyan, ang sikat, ayaw! Tingnan mo sa world history book mo. Hindi ko history book. History book ni Jason! Yung best friend ko na hindi na ako pinapansin dahil sa inyo! Marco! Chill! Ito! Tingnan mo, labakang cookie! Chill! Special mix ko! Oh, special! Mix niya, okay? Special mix. Ay! Nako po! Ayoko na! Umalis na kayo dito! Alis! Alis! Tama na! Hindi. Alis! Alis! Hindi kami alis! Ayaw naman! Ha? Anong gagawin niyo? Sasaktan niyo ako? Hindi ako natakot sa inyo! Umalis na kasi kayo dito! Umalis kayo! Wala akong pakialam kung saan kayo pupunta! Alis! Alis! Tara na doon! Doon na nga! Huwag tayo dito! Ben? Alis! Guys! Dito lang kaya tayo dumaan para hindi tayo mahirapan. Sige, tara! Sabi ko nga eh! Alis! Sabi ko nga din! Bye! Alis! Bye! Balo! Alis! Di ako alis! Okay lang po kayo? Ay, ano nangyari sa inyo? Hindi ko alam. Kagabi pa to eh. Ay! Nayang Kati! Ano nangyari sa iyo? Hindi ko alam eh. Tignan mo! Pantal! Hindi sinakta ng mga maligno si Marco. Ang nanay niya at ang ate niya ang ginantihan ng mga ito. Na-hospital na sila nanay at ate! Ay, may gawa nun, no! Lumabas kayo dyan! Lumabas kayo dyan! Lumabas kayo! Nasa na ba kayo? Lumabas kayo dyan! Marco! Huwag mo gawin yan! Sinaktan nila sila nanay at ate! Nasa na ba kayo? Lumabas kayo dyan! Lumabas kayo! Lumabas kayo! Marco! Huwag sinaktan mo sila! Lalo lang silang magagalit! Ano ba nangyari, Marco? Anong gagawin ko, Mang Oscar? Hindi ko alam, Marco! Saan sa'yo sila nagpakita? Ikaw lang ang nakakaalam ng gusto nila! Lumabas kayo dyan! Hindi ko nila lang kung anong gusto nila. Ginulo nila nang ginulo ang kwarto ko! Nandun ang sagot! Inalay itong lahat ni Marco sa mga maligno. Ito ang pagpapakita niya ng respeto kung ito'y tatanggapin ng mga maligno. Buong gabi, tumugtog si Marco, nagsayaw, kinausap ang mga maligno, binantayan kung lalabas ang mga ito, pero hindi sila lumitaw. No!
Puno na naman. Hindi ba pwedeng nanay? Opo! Nahi, ate! Magaling na kayo! Oo naman. Food poisoning lang yan. Oh, sige na. Bumalik ka na sa pagtulog. Good night. Good night po! Hindi na ulit nakita ni Marco ang mga maligno. Pero, minsan alam niyang dinadalaw siya ng mga ito. Kahit hindi na niya nakikita, naging kaibigan na niya ang mga maligno at natuto na siyang ingatan ang tirahan ng mga ito. Ay. Tabi-tabi po! Tabi-tabi po! Tabi-tabi po!